Ang problema, pag hindi po tayo nakapag-financial plan, ito po mangyayari po. Simple lang, may kasabihan, if you fail to plan, you plan to fail. Magkano po ang kailangan nyo ilaan sa panahon ng emergency? Tama? Hindi naman nawawala po yung tinatawag nating emergency sa ating buhay. Videos that will make you wealthy and debt-free. Ikaw ba ay umabot na stage ng ODDS? Ano yan, Chinky? Ang ibig sabihin po niyan, old age, disability, death and sickness. Kung ayaw niyong umabot sa ODDS situation para sa iyo at sa iyong pamilya, you got to watch this video. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Thank you very much for our loyal subscribers, mga kaiponaryo po natin who's following this channel. Kung kayo first time po kayo na bumisita dito, I really encourage you to hit the subscribe button para mas marami kayong matutunan tungkol sa pera. So, pag-uusapan po natin dito, ang cure ng ODDS is financial planning. Ano bang financial planning at anong gagawin mo para makapagplano po tayo? Okay, ano ibig sabihin ng financial planning? Ang financial planning po ay hindi common para sa ating Pilipino. Yung parang hindi pinag-uusapan naman ng pera sa bahay. Minsan, hindi naman tinuturo rin to sa ating bahay. At minsan, hindi rin tinuturo sa ating eskwelahan. Mababa pa rin ang ating financial rate. That's the reason why maraming tao po ang nag-i-struggle. Marunong silang kumita ng pera pero hindi sila marunong humawak at magpalago ng pera. Ang problema, pag hindi po tayo nakapag-financial plan, ito po mangyayari po. Simple lang, may kasabihan, if you fail to plan, you plan to fail. Kung hindi ka nagpa-plano, nagpa-plano ka na ikaw ay mabigo. Kaya nga, ang financial planning po is just managing, helping you to manage forecast. Kung magkano kinikita mo, magkano ginagastos mo, at saan pupunta ang pera mo. Yan ang ibig sabihin ng financial planning. Parang pagpatayo ng bahay, hindi ka pwede magpatayo ng bahay na basta bahala na. Kailangan po meron kayong blueprint, meron kang arkitekto, meron kang inhinyero para malaman kung gaano kalaki ang bahay, magkano gagastusin, ano kailangan ng materyales. So bakit ba mahalaga ang financial planning? Dito mo kasi malalaman, 'di ba, kung ano po ang iyong gastusin, number one, magkano po ang iyong kinikita at magkano po ang kailangan nyo ilaan sa panahon ng emergency. Tama? Hindi naman nawawala po yung tinatawag nating emergency sa ating buhay. Kaya nga, it's very important po, alamin muna natin na number one, magkano ang iyong kita, magkano ang iyong gastusin, magkano ang kailangan ilaan mo in case of emergency. Doon tayo mag-uumpisa. So, after na malaman po natin yan, tanungin na rin natin yung ating mga minimiti sa buhay, yung tinatawag nating financial goals. Like for example, may pangarap ka pa na magkaroon sariling sasakyan, bahay, mag-travel, oh, kailangan natin ng pera yan. Diba? Kung di ka tiyak at hindi mo ginagawa itong mga tinatawag nating financial planning, financial goals, ay papasok ka talaga sa ODDS. Para malaman nyo po ang 4 stages na pagdadaanan po natin bago tayo umabot sa ODDS. Number 1 is the getting started stage. More or less 20s to 30s. Dito po, nakapaghanap ka ng trabaho. Dito po, mag-uumpisa ka na talaga mag-ipon. Dito, mag-uumpisa ka na mag-invest para sa iyong future. The second stage po, pag kayo po ay after getting started, eh kayo naman po ay nasa moving up stage na po. In this stage na po, dito ka na mag-iisip ng mag-uumpisa ng sarili ng pamilya, di ba? At hindi lang yan, magkakaroon ka na ng anak, pagkatapos yan, tuition fee ng anak, diaper ng anak. Dito mo na talagang gusto mabuo ang iyong pangarap, bibili ka ng bahay, sasakyan, ano mga bakasyon, yun. That's the second stage. And the third stage po is the preparing ahead stage. Dito na po, yung mga age mo, nasa 40s to 50s na po kayo. Dito naghahanda ka na para sa iyong tinatawag na health protection. Dito mo na iniisip yung tinatawag na retirement stage. Nag-iipon ka na just in case when you retire at the age of 60s to 70s, anong gagawin mo? And the last stage, pag kayo naman po ay nasa 60s and above na po. Ito na po yung tinatawag na leaving a legacy stage. Dito mo na ma-experience yung fruits of your labor. Lahat ng pinag-ipunan mo, di ba, i-enjoy mo na. At kung meron pang maiwan, yan ang ipapamana mo sa iyong future. Ulitin ko ha, 4 stages para malaman po natin bago tayo umabot ng ODDS. Getting started sa pag-uumpisa, 20 to 30s. Moving up, 30s to 40s. Gumagawa ka ng plano para sa buhay mo. Tapos preparing for your retirement, 40s to 50s. And then, pagka pumalo ka na ng 60s and above, ito na yung legacy. Kaya ang gusto ko malaman, nasa ang stage ka na ngayon? Ha? MJ Mer, PK Manlangit, at the same time, J meets Grace. Oh, J Marvillas pa, shout out daw. Uy, sandali lang, commercial break lang tayo, ha?
alam nyo na meron pa tayo isang YouTube channel. Yes, doon nakatuto kami sa bagong series ng Diary of a Pulubi. O, diba? Mga bagong shows po at marami pang iba. Kaya mag-subscribe na kayo sa Team Iponario YouTube channel. Tara, back sa ating usapan! Since nalaman nyo na ang stage nyo at ayaw nating umabot sa ODDS stage, gusto kong tulungan kayo na ma-increase ang inyong pinagkakakitaan. So, ano pong gagawin po natin? Na diskarte, increase your cash flow. Gumawa tayo ng diskarte aside from your first income. Magkaroon tayo ng tinatawag na multiple source of income. Hindi lang isa, kundi dalawa, kundi tatlo, kundi apat, lima. The more the better, the more the merrier. Yours truly, I myself have created 12 sources of income. Labing dalawa. Kaya nga, meron akong tinatawag na fail safe. Just in case na mawala to, meron pong plan B, may plan C, may plan D, may plan E. Siyempre, mag-uumpisa ka muna sa isa. Make your job stable or your income stable on the first. Pagkatapos yun, doon ka na magdagdag. Number 2, para maiwasan ang ODDS stage po natin, ito yung pangalawa. Bawasan po natin ang masamang utang. Opo, kung hindi naman kailangan, unnecessary na pag-utang, huwag na tayo pumasok sa utang. Kung gusto mo pumasok sa utang, uulitin ko, mabuting utang, huwag masamang utang. At kung may utang ngayon, sikapin mo, ikaw ay makalabas sa utang. Third stage po, ang gawin po natin, magkaroon tayo tinatawag na savings and investment. Ito na po ay napakaganda. Sana po ay makapag-invest po tayo towards our future. And one of the best investment for me that I can really advise, unsolicited lang to, will be real estate or property. You can never go wrong with property. Bumili ka kahit na isang katirasong lupa. Kahit na 50 square meters, 100 square meters, 200 square meters, basta merong kang lupa. Number 4, ano kailangan gawin mo? From time to time, i-review mo finances mo. I-check mo, tinatamaan mo ba yung goals mo? Ano ibig ko sabihin? Number 1, i-check mo. Nadadagdagan ba yung income mo? Number 2, babayaran mo ba yung utang mo o wala ka na bang utang? Number 3, nakakapag-ipon ka ba at nakakapag-invest ka ba? Gawin mo lang to mga friendship. Alam nyo, pag ginawa nyo to, napakasimpleng tip, makakaiwas kayo sa tinatawag nating ODDS stage. At para sa mga taong nagsabi, Chinky, gusto ko talagang maging financially responsible and I want to retire comfortably. The good news is, I have already a program which can teach you on how you can retire before 50. If you are interested to retire before 50, ang gagawin nyo lang, pumunta lang sa comment section. Sa may link po, hanapin nyo, i-click nyo po. Meron kayong malalaman na information on how you'll be able to achieve it. Maraming salamat po. Sana naman natulungan po kayo sa episode natin na ito. Tatandaan ang tamang karunungan, tamang kaalaman, ang susi sa pagyaman. Ang ibig sabihin po niyan is, alamin muna natin na ito yung 3, ha? Number 1 is, dito ka na, ika nga, mag-iisip. Dito naman at this age also, dito ka nang. So, ngayon, para sa, since nalaman nyo ng stage nyo, para maiwasan ng ODDS at magkaroon pa tayo ng, magkaroon tayo ng investment. Thank you for watching. If you want to suggest a topic or review that you would like me to discuss on the next video, please do comment below para mabasa po namin. Thank you very much and I'll see you on our next video.